sa pinaka-misteryosong construction item. Napakaraming katanungan tungkol sa mga tiles, my dudes. That is why today, ngayong araw, pag-uusapan natin ang tiles. Total, nandito na rin lang tayo sa All Home at napakarami nilang mga tiles dito. Let's say you're building your dream living room. Anong tiles ang ilalagay natin dito? Marami tayong choices. We have small format tiles. We have long format tiles over there. And then meron naman tayong mga large format na tiles. So personally, pag ako nagde-design ng living rooms, ay large format tiles na yung ginagamit ko. Dahil one, they look classier. And two, large format tiles tend to make any room look bigger. So, mas mapapalaki niya and mapapaluwang yung itsura. So, the thing about large format tiles, my dudes, ay yung price niya, hindi siya directly proportional dun sa paglaki. So, ang 60 by 60, dalawa nun is 60 by 120, di ba? So, dapat yung price niya times 2 lang. But that is not the case. As you can see here, our 60 by 120 tiles is 1,275. But if we move towards a similar brand, makita natin na 350 pesos na siya. So, if my math is not wrong, 350 times 2, it is not 1,200. It is somewhere around 700 pesos. So, ayun, di siya directly proportional. Now, kung may budget kayo, go for those larger format tiles. Pero me personally, okay na ako dito sa 60 by 60 tiles. Now, you might be wondering, my dudes, bakit ba mas mahal yung malalaking format na tiles? So, the reason for that is mas mahirap sila i-manufacture and two, mas mahirap i-maintain yung quality nila. Dahil nga malaki siya, mas meron tayong tendency mag-bow yung tiles pag ganon or pag ganon. So, that is one more thing, my dudes. Now, na nakapili na tayo ng size, isa pang inaalala nyo ay yung ating kulay. So, para sa akin, yung kulay na kadalasan na pinipili ko is pag malaki yung ating kwarto at dominant na color ng ating room is white, kadalasan kukuha ko ng ating mga wood or cream na tiles. So, we don't want na yung buong kwarto natin white. Magbumukhang hospital yon. So, pwede tayo pumili ng different color na tiles. Now, let's say yung kwarto nyo ay hindi ganung kalaki. Pwede tayo gumamit ng mga light colored na tiles. Now, meron na kayong color in mind. Ano naman klaseng texture? Dahil we have matte tiles. Ito, matte. Boom. So, it's called matte kasi hindi siya ganung ka-shiny. And then, we have glossy tiles over there. The thing you have to keep in mind when it comes to yung shininess or yung sheen ng ating tiles ay yung shiny, mas magpapaluwang siya. Itong mga matte, mas low maintenance. Yung shiny kasi, onting matalsikan mo lang yun ng laway, tapos mag-dry, magkakaroon siya ng parang mga patches. Yung ganito, hindi gaano kahalata yung mga spots and blemishes natin. So, just in case hindi kayo ganun kadalas maglinis ay mas hindi siya halata dun sa ating mga matte na tiles. Now, nakapili na tayo ng tiles ng ating living room. Let's move on to our toilet and bathroom, which is one of the areas that also requires tiles. And ito talaga yung pinaka mabusisi. Now, let's say talagang hindi ka makapili kung anong tiles nga ba yung gusto mong gamitin. Because as you can see, napakarami nating tile choices dito, my dude. Nakaka-overwhelm yan. Pwede tayong pumunta dito sa tinatawag nating idea box. So in this area ay usually, meron silang mga in-house na designers kung saan pwede natin ibigay layout ng ating CR and sila na bahala pumili ng tiles na gusto nyo or sila na bahala mag-arrange ng ating mga tiles and yung ating mga fixtures for you. So that is a very, very nice touch. Very nice touch dahil kadalasan yung mga nag-DIY or balak mag-DIY, pupunta lang sila dito. They don't have any idea kung ano yung design na ilalagay nila sa bathroom nila. Kagandahan nun ay, just in case wala kang idea, you just go here, tell them the specs, and boom! Available na rin dito yung mga sinabi niya na tiles or yung specs na ilalagay nyo. Okay, so there we go. That is the idea box. So for the toilet and bathrooms, meron tayong dalawang klase ng tiles na kailangan natin alalahanin. One is our floor tiles, and the second one ay ang ating wall tiles. I lied. Tatlo pala yung aalalahanin natin. We also have yung tinatawag natin na accent tiles. Pagdating naman sa ating mga floor tiles, personally, ang nilalagay ko dito ay small format na tiles. Anywhere around 30 by 30, pababa. Kasi mas madali silang maikakabit ng ating mga mason, yung mga small format na tiles. Also, pagdating sa CR, meron na yung tinatawag natin na klibe or yung slope. Dahil mali yung ating slope,
pwedeng magkaroon tayo ng parang puddle of water dun sa mga ayaw natin na spaces. Like, sarap ng pintuan, dun magpapuddle yung water. You do not want that. I can't even, guys, kung gaano karaming beses ako naka-socks, tapos pumasok ako ng CR, nabasa yung socks ko. Wala na. My day is ruined. Now, pagdating naman sa color ng ating tiles, again, you could visit the idea box para sa ating in-house designers. They will decide for you. Pero personally, I always tend to go for those neutral colors. When you say neutral, sila yung medyo gray, white, and all those stuff. Wala masyadong mga super blue or royal blue and mga McDo yellow na tiles. Personally, ayoko yung ganong klaseng colors. So as you can see dito, nag-setup na sila. And yung ginamit nila is gray na tiles, which looks very, very classy. And kahit nga yung setup nila maliit lang, maluwang siya tignan. Yung mga colored tiles, they make your CR or any space look more cramped. So ayan, makita natin dito large format tiles yung ginamit nila, which you could also go for. Although I only have one teeny tiny gripe sa tile choice nila dito is gumamit sila ng glossy na tiles, which, you know, toilet and bathroom situations, hindi siya laging ideal. Unless lalabas ka ng shower na naka rubber shoes, pwede kang madulas pag ganito yung tiles. So, dapat usually magkaroon siya ng texture, or sa boxes ng mga tiles, kadalasan meron siyang slipperiness rating, or you could check that sa website ng tile manufacturer. May rating doon kung gaano kadulas yung tiles pagbasa. Now, this one is more like it. Nakita natin, meron siyang texture. Now, pagdating sa ganitong klase na texture na tiles, kahit gaano siya kabasa, ay di na siya ganun kadulas. So, textured tiles for your toilet and bathroom floors. Tapos na tayo dyan sa ating floor tiles, let's talk about the wall tiles. So when it comes to wall tiles, I tend to go for those lighter colored ones. So ito, maganda yung choice na ginamit nila dito. And sa wall tiles, di na natin kailangan ilalahanin yung texture. So okay din yung shiny, pwede rin yung matte. It's up to you, my dudes. So pag wall tiles, pwede tayo pumili ng ganito, which is 60 by 60. And kadalasan na ginagamit ko 30 by 60, so hatiin nyo lang to sa gitna. I believe meron tayong 30 by 60 tiles here. So kadalasan, pag yung room nyo ay hindi ganung katangkad, pwede nyo i-orient patayo na ganyan yung 30 by 60. Gives the illusion na mas mataas yung ating ceiling. Pero pag yung CR naman natin ay medyo masikip siya, pwedeng ganyan yung orientation nyo para magkaroon tayo ng onting luwang. Now, yung accent tiles kadalasan, nilalagay natin yon dun sa ating shower area. And usually, pagpasok natin dito, itong buong wall na ito ng shower, ibang klase na tiles na yan, which is highly contrasting dun sa overall color ng tiles natin. But again, huwag kayo gagamit ng royal blue, color yellow, or color red na tiles. You could choose other tiles na in the neutral gradient of color pa rin siya, my dude. So, hanap tayo dito. Meron ba tayong mahanap na accent tiles? So, pwedeng ganito, brown, ayan. Or pwede rin wood pattern, ganyan. So I think this would look nice dun sa shower natin na puro ganyan yung accent natin. Tapos yung parang pinaka main color ng tiles natin sa wall ay either cream or all white tiles siya. And with that, my dudes, I guess dun na nagtatapos yung ating tile guide for our toilet and bathrooms. One more area na may tiles, kadalasan ay yung ating kitchen. Now, let us move on to those tiles over there that look like kitchen tiles. So ito yung kadalasan nilalagay sa mga kitchen, my dudes. Pero one advice ko lang ay huwag nyo pupunuin yung backsplash ng kitchen nyo ng ganitong klaseng tiles, kasi mayroon linisin yung tile grout. And pag ganito yung tiles na ginamit nyo, napakaraming tile grout. So as much as possible, yung ganitong klaseng tiles, accent lang siya for our backsplash, my dudes. Personally, pag meron akong pera, my dudes, imagine nyo na lang na medyo nanalo tayo ng 5 loto, ay ito yung gagamitin kong pang backsplash. Yan. Large format na tiles para talagang seamless. Cause when it comes to backsplash ng kitchen, as much as possible, wala sana tayong dugtungan kung saan mag-apply tayo ng tile grout, kasi mahirap linisin yung tile grout. And usually, yun yung parang inaamag and nagbablock, so you have to replace it pag yun na yung nangyari. So, yan, large format na tiles, either 60 by 120 or 80 by 80, which is actually really, really nice. Actually, ito, maganda tong backsplash eh. Almost white. Tapos yung gagamitin nating countertop is yung all white lang na quartz. No. Wonderful, man. Alright, saan pa ba naglalagay ng tiles? Outdoor, yun yung number one na nakikita kong lagi nangyayari is lalagay kayo ng tiles outdoors. So ito yung kadalasan nilalagay ko para sa outdoor
wall application natin. One thing to keep in mind when choosing outdoor wall tiles ay dapat bibili muna kayo ng isang piraso, then ibibilad nyo. My dude, so ibilad nyo to sa araw para i-check kasi some tiles over time nagdi-discolor sila upon exposure sa UV radiation. So yun din yung isang bagay na i-keep in mind nyo pag pipili kayo ng outdoor tiles. Now, nakalimutan ko, my dudes, hindi lang pala wall tiles sa outdoors. Pwede rin tayo bumili ng tiles para sa ating balcony and exterior areas like our patios. And also, kung yung garahe nyo medyo social, ayaw nyong madumihan yung gulong ng kotse nyo, pwede rin kayo gumamit ng tiles. Ito, so for outdoor applications, meron tayo dito 20x20 na paver tiles. So mas makapal siya ng onte. Hindi siya agad-agad magka-crack pag nadaganan siya ng ating kotse. So pwede nyo ito gamitin for parking purposes. And kung titignan nyo na malapitan, may texture siya para kahit basa, hindi ganon kadulas ito. So pwede nyo rin gamitin ito for other purposes outdoors. Kasi pag umulan, hindi kayo basta-basta madudulas. For outdoor applications, look for textured tiles. Now, meron din pala tayo ditong ating PVC balcony tiles. Usually, yung application nito nilalagay sa balcony. And the reason for that ay kung titignan nyo sa ilalim, meron siyang parang plastic na mesh. And interconnectable sila. Pwede nyo pagdugtudugtungin. And the reason why I meant time plastic dyan ay para pag nagkaroon ng tubig, ay hindi mag-build ng parang lumot or amag sa ilalim. So with that, I guess yun na yung lahat ng ating tips for our tiles, my dude. So if you'd like to know more about All Home, and if you'd like to check out their tile selection, maglalagay ko ng links down in the description below, my dudes. Hanggang sa susunod na kabanata, ang mga bata, flying peace!